Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa video ito, napaka-importante, no? Ang problema pong ito, laging tinatanong ng mga viewers natin, no? Yung grade of concrete calculation. Kaya ko po sinabing problema. Ang lagi po nilang sinasabi, no, dito po sa ratio ng different gauge ng concrete, grade lang daw po ang nakikita at saka yung ratio, no? Kunwari po itong M5, ang ratio niya 1:5:10, pero yung simento, buhangin, graba, yung dami, no, hindi raw po nila makompute. Bali ilan daw pong bag, no, ng simento, ilang kubiko ng buhangin at saka ilang kubiko ng graba. Ayan po ang problema ng ibang mga viewer natin na sasagutin naman natin sa videong ito. Kaya sana boss, no, panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Matututunan nyo po itong problema ng ibang mga viewers natin, no? Kaya napaka-importante po na matutunan nyo rin ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa video nating ito. Ang una po nating tatalakayin, no, alamin po muna natin kung ano po yung tinatawag na M15. Ito po kasi yung gagawin nating computation, no, yung M15. Isa lang po yung kukompute natin, no, kasi itong kinukompute natin isang M15 na ito applicable po sa lahat ng grade ito, no. Bali, applicable po sa M5, M7.5, M10 hanggang sa kung anong M ang makikita natin dito, no? Isang sample lang po ang gagawin ko, kayo na pong magpatuloy, no? Bibigyan ko po kayo ng idea. Ayan po kung paano po compute nitong problema ng ibang viewer na ito. Ito po 'yon. Bali yung M15 po, ang ibig sabihin ng M, bali mix po 'yan, no? Yun namang 15, bali compressive strength po yan ng concrete after 28 days. Kasi 28 days po, almost 100% yung compressive strength ng concrete natin. Ayan po, no? Since M15 po yung sample natin, ang ratio po niyan 1:4. Bali, isang simento, dalawang sand, no, o buhangin, apat na graba. Ayan po yung ratio niya. Ayan din boss yung tinatanong nilang problema, no? Ang nakikita lang nila dito, yung isang parte ng simento, dalawang parte ng buhangin at apat na parte ng graba or yung aggregates, no? Hindi raw nila makita yung cubic meter o yung bags. Dito sa video na ito, umpisahan po natin dito sa density ng cement. Kukunin po muna natin yung mga density nila, no? Bago po natin compute. Yung density po ng cement, bali 1,440 kilograms per cubic meter. Yung density naman po ng buhangin natin, 1,600 kilograms per cubic meter yan. Yung density naman po ng aggregates natin, no, ng graba, 1,800 kilograms per cubic meter. Kailangan po natin yan para makompute po yung dami ng simento natin in bags at saka yung cubic meter natin ng buhangin at saka graba. Ayan po yung first step, no. Yung second step po, no, yung ratio niya na 1:4, i-add po natin yung ratio na yan, no. 1 + 2 + 4. Bali ang answer po niyan 7. Yan po yung second step. Ang pangatlong step po, no, kukunin na po natin yung volume ng cement. Kaya lang wet volume po 'yan. Yung 1 cubic meter ng concrete natin, no, bali wet volume 'yan. Yung ito po isang kubiko ito, no. Wet volume pa po ito, basa, no. Bali yung volume po ng cement 1/7 kasi isang portion lang po ng cement. Yung pong total ng ratio ratio natin, no, 7 po 'yan, yung sum ng ratio. Pandi-divide po natin yung 7, no. Sa volume naman po ng sand, 2/7 kasi dalawang parte po ng buhangin, no. Kaya 2/7. Ito po yung ratio na 7, no. Sa volume naman po ng aggregates, no, or yung graba natin, apat naman po na parte, no. Kaya 4/7. Ayan po.
Yung dry volume po, ipang multiply po natin yan sa mga ito, sa cement, sand, and aggregates, yung wet, no? Yung dry volume po, no, bali nagre-range po yan from 1.54 to 1.57. Kung yun pong wet volume ng concrete, 1 cubic meter, yung dry volume po pala, 1.54 hanggang 1.57 cubic meter po pala yan. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay, mag-uumpisa na po tayong mag-compute. Siya nga pala mga boss, no? Huwag po pala nating kalimutan yung mag-like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakisubscribe naman po, no? Pakipindot na rin po yung notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Pakiinood nyo naman po, no? Ito po, magaganda po yan. Maraming salamat po. Okay, mag-compute na po tayo, no? Bali, sinabi ko po kanina, ang wet volume ng cubic meter ng concrete, ito po, kukompute na po natin yung dry volume ng cement, no? Bali, yung dry volume po, 1 over 7, time is 1.57 po yung gagamitin natin, ito, no? Yung multiplier natin. Bali, ang answer po ng volume ng cement, dry, 0.2243 cubic meter. Ayan po yung answer. Kaya lang mga boss, no, cubic meter pa po yan, hindi pa po bags. Kailangan po i-convert natin yan sa kilograms, no? Bali, ang kilograms po ng cement, bali 0.2243 cubic meter times yung pong density niya, no? 1,440 kilograms per cubic meter. Iko-convert po natin ito, no, sa cubic meter. Bali, ang kilograms po ng cement natin, 323 kilograms po, no? Pag minultiply natin yung 0.2243 cubic meter times 1,440 kilograms per cubic meter. Ngayon, ito na po yung sagot sa problema ng mga viewer natin, no? Iko-convert na po natin sa bags, no? Ito pong 323 kilograms, maiko-convert po natin sa 40 kilograms na bag, no, ng simento. I-divide lang po natin ng 40. Kung 50 po ang kilograms ang gusto nyo, divide nyo po sa 50, no? Pero tayo madalas dito sa Pilipinas, 40 kilograms ang ginagamit natin, kaya 40 kilograms ang pinang-divide ko, no? 323 kilograms divided by 40 kilograms per bag, no? Bali, ang answer po, 8.075 bags po yon, na 40 kilograms per bag. Ayan po yung answer natin. 8.075 bags po pala yung simento natin. Sunod na nating computein, boss, itong dry volume naman ng buhangin, no? Since ang ratio natin na bali 2 siya, o ipandi-divide po natin yung 7, no? 2 over, divided by 7 times 1.57, which is yung dry volume, no? Ng 1 cubic meter ng concrete, no? Bali, ang dry volume po ng buhangin natin, 0.4486 cubic meter. Ayan po, no? Nasagot na rin po yung katanungan ng mga viewer natin sa buhangin. Puntahan naman natin mga boss, no, yung aggregates naman, no, yung graba natin, no? Bali, imumultiply din po natin yan sa dry volume na 1.54 to 1.57, no? Since 4 po yun, no, yung apat na parte po yung graba, 4 divided by 7 din naman, no, times 1.57, ang answer po ng dry volume ng aggregates natin o graba, 0.897 cubic meter. Ayun po yung sagot, no, dun sa simento, buhangin, graba. Ayan po, no. Ang susunod po nating kukomputin, no, tinanong din po kung gaano raw po karaming tubig. Importante po yung tubig, kukompletehin na po natin yung computation natin dito, no. Napaka-importante yung computation ng tubig. Ito mga boss yung sagot natin sa tubig, no, kung gaano karami. Bali, ang nagiging basehan natin sa dami ng tubig mga boss, no, yung simento. Yung na-compute nating bags ng simento, yun ang gagamitin natin kanina, no.
ang na-compute natin 8.075 bags na, na 40 kilograms 'yun mga boss, no? Ang dami ng tubig natin mga boss, no? Bali 0.4 hanggang 0.6 liter per kilograms ng semento. Nagre-range po 'yan, no? 0.4 to 0.6 liter per kilograms ng semento. Kaya pero gagamit po tayo ng 0.5 liter per kilogram. Ayan po, gigitna po tayo, no? In between 0.4 to 0.6, 0.5 po tayo. Ayan, no? Bali kalahating litro bawat kilo ng simento ang gagamitin natin, no? Kalahating litro ng tubig. Ayan. Kaya kukunin natin yung kilograms, no? Ng simento para ma-compute yung volume ng water natin o yung litro ng tubig natin, no? 8.075 bags times 40 kilograms per bag yung ginamit natin. Ita-times natin yan sa 0.5 liter per kilogram. Ayan po, no? Ang answer po natin, 161.5 liter. Ayan, ayan na po, no? Nasagot na rin po yung tanong ng mga viewer natin tungkol sa tubig. Ayan po, no? Yung sagot ko dun sa problema sa bag ng simento sa cubic meter ng buhangin, ng graba or aggregates, no? At saka itong dami ng tubig. Sana po dito sa video natin ito may natutunan kayo. Maraming salamat po. Kaya lang may isa-shoutout po tayo sa video natin ito. Shoutout po pala sa mga magagandang channel sa construction, no? Sana po paki-watch nyo yung mga video nila. Ito po yung mga channel na ito, Barks OFW, Xiao TV, at saka si Mirai TV Vlog. Ayan po, no? Magaganda po yung mga channel na yan. Sana po panoorin nyo yung mga video nila, no? Para kahit paano matulungan natin yung mga channel na ito, no? Ayan po, no? Sana po nagustuhan nyo itong video ko at may natutunan kayo. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.